Dati, kalat-kalat sa EDSA ang mga pasahero. Uso ang sakay dito, sakay doon, baba dito, baba doon. Dati, walang kasiguruhan kung anong oras ang dating ng bus. Kung may dumating man, lalo kung rush hours, blockbuster ang habulan at unahan sa pagsakay. Dati, walang organisadong pila, labo-labo ang tao sa kalsada. Ang sasakyan, hihinto lang kung saan, bababad sa sakayan para maging punuan. Nakakapagod, nakakasawa, kinakailangang itama. Kaya naman nagtulong-tulong ang Department of Transportation, DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, at ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa EDSA Busway. Makikita sa video na ito na kuha noong ika-19 ng Oktobre, 2020. Ang maayos na sistema ng pagpila at paghintay ng mga pasahero sa EDSA Busway. Mabilis mang mapuno ang istasyon, tuloy-tuloy naman ang dating ng bus upang isakay ang mga pasahero. Makikita rin ang regular na pagdating ng mga bus na umaabot lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Dahil sa EDSA Busway, naiwasan na rin ang pagkalat ng mga commuter sa iba't ibang bahagi ng kalsada. Dahil sa mga itinakdang bus stops sa mga strategic points kung saan nagaganap ang maayos na loading at unloading ng mga pasahero. Patuloy namang sinisikap ng road transport sector ng DOTR na ibaba ang interval ng mga bus upang mapaikli ang oras ng paghihintay ng mga pasahero. Ang EDSA Busway ay naglalayong mabigyan ng mas mabilis at komportableng biyahe ang ating mga kabayan.